para mas mabilis maproseso. Minsan mapapatapat kayo na puro express lang, minsan mapapatapat naman kayo na puro food lang. So depende po 'yon. At ano yung mga possible na mas magandang gawin? Bali wala, parang ganun din, 'di ba? Kaya sila may option na ganun. Sumaabot lang ng one day. Paano ba mag-apply kay Grab? Kung ano ba yung mga requirements na kailangan kay Grab? Good day mga Kabiwan Moto, welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment and subscribe para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. For today's vlog is, bali pag-uusapan natin kung paano ba mag-apply kay Grab. May mga nagtatanong sa akin, nagko-comment sa last vlog, paano daw yung mag-apply kay Grab. Bago ang lahat mga Kabiwan Moto, unang-una, meron dalawang klase ng application kay Grab. Isang online at isang walk-in. So unahin na natin yung online. Bali sa online mga Kabiwan Moto, is pupunta lang kayo sa website ni Grab, yung www.grabregister yata yon. So papakita ko na lang, ilalagay ko sa description yung link. And pag-uusapan din natin kung ano ba yung mga requirements na kailangan kay Grab para makapag-apply kayo. Bali dun sa online application ni Grab, yun nga, pupunta kayo dun sa website ni Grab and then magpi-fill up lang po kayo ron. Tapos mas maganda niya pag nag-fill up kayo, may mga requirements na kayo. Yung mga requirements nyo is kailangan nyong i-upload doon. Pag natapos nyo po yun is magbe-verify na lang po si Grab sa inyo kung ano ng status. So yung iba sinasabi 2 to 3 days, pero may mga umabot ng 1 week, yung iba minsan mas matagal pa. So depende. Depende po yun sa process ni Grab sa online. Kaya para sa akin, mas gugustuhin ko yung isang paraan ng pag-apply, which is yung walk-in. So bali ang walk-in mga Kabiwan Moto, obviously walk-in siya. So pupunta kayo sa Marikina Hub. So doon lang po yung applyan ng Grab, Papa Grab Food o Grab Express. So sa ngayon, hindi ko po alam kung mayroong applyan ng Grab Food. Usually kasi ina-announce nila yan pag may Grab Food, o minsan hindi nila ina-announce yan. Saka depende po kasi yan sa lugar kung may mga available na food. Pwede naman kayo mag-inquire kung sakali, para sigurado po tayo. And yung address nila is wasteable naman po siya. Makikita nyo siya sa Wales, search nyo lang Grab Marikina Hub, yun po yung search nyo. So dire-diretso na po yun doon. So maganda niya pag papumunta po kayo doon is kompleto na po yung requirements ninyo. And kung sakaling wala pong available na Grab Food, ang mangyayari po niyan, mag-express po kayo. So depende po yan ha, depende po sa opening ni Grab yan. Hindi po pare-parehas na pagpunta kayo. Pwede kayong magtanong kung kailan magiging available yung food ni Grab na service type, o didiretso nyo ng express. Depende po yan. Bago kayo mag-apply mga Kabiwan Moto, yung sinasabi ko sa inyo kanina, dapat kompleto na yung requirements nyo. Ano ba yung mga requirements ni Grab? Unang-una, syempre kailangan nyo ng motor. So, ang nire-required ni Grab, at least 2010. O yung iba sinasabi 2006, pwede pa naman daw, pero hindi ko sure. Kasi ang alam ko kasi is 2010 ang required ni Grab pagdating sa motor. Tapos hanggang 155cc lang po, yun po yung kailangan niya. And then ang sinasabi po nila, any brand naman daw po, yun po yung sabi. Kung China man yan, tinatanggap din daw po. Pero hindi ko pa rin talaga sigurado yan, kasi dati po kasi hindi po pwede. Kasi matagal na ako nag-apply kay Grab eh. Ang sasabihin ko lang sa inyo nung time na nag-apply ako, kung ano yung mga pwede. Tapos po, ang kailangan po sa driver's license is pro. So kailangan nyo po ng pro na driver's license. Dati po tumatanggap sila ng non-pro, pero ngayon daw yata hindi na, diretso pro na po, kasi nagkakaproblema daw po pag tumatanggap sila ng non-pro. Tapos after 1 month kailangan ipa-pro nung rider. Bali doon po sila nagkakaroon ng problema pagdating sa mga rider na non-pro. Kaya mas minabuti nila na diretso pro na. And then kailangan nyo po ng NBI clearance, police clearance or barangay clearance. So alin man doon sa mga yon, pwede po yon. Pero hindi po, pwedeng optional po yung ano. O pwede kayong mamili sa NBI tsaka police clearance, pero hindi pwede mawala isa doon sa dalawa. Tapos barangay clearance. And then after po nun,
Kailangan nyo po ng drug test. So importante po yung drug test na yon. Kailangan nyo po ng drug test. Kailangan makapasa syempre kayo sa drug test. Yun lang naman yun. And then din sa motor naman na kailangan nyo, o RCR. Yun po yung kailangan natin mga requirements, o RCR. And then kung hindi na sa inyo nakapangalan yung RCR ninyo, gagawa po kayo ng authorization letter na pinapagamit po sa inyo nung may-ari, o sa inyo na pinapagamit yung motor para ibiyahe kay Grab. So yun lang naman po yung mga kailangan. Ayan mga ka-B1 Moto, nag-withdraw lang tayo. Bale yun nga mga ka-B1 Moto, yun yung mga requirements natin. Bale unang-una is ORCR ng motor na 2010 ang model. At kung wala naman po kayong ORCR na nakapangalan sa inyo, pwede po kayo mag-authorization letter. Yun po ang kailangan. And then NBI or police clearance. And then barangay clearance. Tapos po is kailangan nyo po ng pro license. Yun po yung kailangan nyo. Pro po dapat yung license ninyo. And kailangan nyo mga ka-B1 Moto ng drug test. Yun ang pinaka-importante. Kailangan nyo po mag-drug test. Tapos kung sakali po nakompleto nyo na po yun, is pwede na kayong pumunta o pwede na kayong mag-apply online kay Grab. Ate, lagi ba may available na raw sa inyo? 70 rows. 70 rows. Isang piraso. Pero araw-araw meron po kayo. Oh, sige. Sa ano po ka naman kasi? Araw-araw po. 70. 7. 7 lang. Ano bali, sa ano pa naman po eh? Sabado. Ah, sige. Salamat po. 70 isa? Tatlo na lang ang 200. Tatlo 200. Ah, sige po. Ayun mga ka-B1 Moto, nag-inquire tayo sa Rose kasi magsi-7 yung pangalawang anak ko na babae. So mayroon siyang 7 roses kaya nag-inquire ako ng 7 roses. Tignan muna natin dito, baka mas mura dito eh. Ayun mga ka-B1 Moto, samahan nyo muna ako mag-inquire sa mga Rose. Tulog. Tulog yung titinda. Huwag na tayo dyan, baka makastorbo tayo. 70. Di ba mahal yun mga ka-B1 Moto? Comment nga kayo kung mahal yun. 70 piraso, 70 pesos isang piraso. Ayun mga ka-B1 Moto, i-recap natin kung ano-ano ba yung mga kailangan na dapat nyong tandaan. Para sa akin mga ka-B1 Moto, kung ako ang tatanungin nyo pag nag-apply kay Grab, is mas gugustuhin ko mag-apply ng walk-in. So medyo paproseso lang siya kasi kayo pupunta ron, gigising kayo, mag-effort kayo. Pero dun kasi is malalaman nyo agad at mas mabilis po yung proseso pag nagpunta po kayo dun. Kasi ang problema minsan sa online, dahil sa sobrang dami na nag-a-apply, minsan hindi nyo naaasikaso, hindi na, minsan natatabunan. Yun lang ay sa pananaw ko ha, o sa experience ko, kasi marami na rin nagsasabi sa akin yung mga nag-a-apply ng online, minsan maabot sa buwan, eh usually 2 to 3 days lang. Eh minsan nga pagka nag-walk-in kayo, eh sumaabot lang ng 1 day. So kinabukasan makakabiyahin na agad kayo, magta-top up na lang kayo. Kasi pagka nagkapag-apply na kayo sa online at na-pending po kayong na-pending, pag pumunta po kayo at nag-follow up po kayo kay Grab sa main branch o sa Marikina Hub, is ulitin yung proseso. Ulitin niya yung proseso ng pag-a-apply ninyo. Bali, wala. Parang ganun din, di ba? So, kaya masasuggest ko sa inyo na mag-walk-in na lang kayo. E, gusto ninyo kung kaya ninyo. Yun lang naman is suggestion ko lang. Pero kung gusto niyo, kung hindi niyo trip pumunta ng hub, eh, wala naman ako magagawa ron. Kaya sila may option na ganun. Sana nagustuhan ninyo at kahit papano is nagkaroon kayo ng idea dun sa mga sinabi ko sa inyo regarding dun sa mga requirements at papaano mag-apply kay Grab at ano yung mga possible na mas magandang gawin para mas mabilis maproseso. And yung pagiging Grab food and Grab Express ninyo, depende po yan sa opening ni Grab. Time to time, nagbabago po yan once nag-apply kayo. Minsan mapapatapat kayo na puro Express lang, minsan mapapatapat naman kayo na
puro food lang. So depende po 'yon. Yan, siguro hanggang dito lang mga kabiwan moto, at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe and pindutin niyo na yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. And always remember mga kabiwan moto, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye-bye.